Gusto ko lang makagawa ng vibe na, alam mo yun, na pwede mo patugtugin sa habang nagda-drive ka, habang nasa club, habang nagiinuman kayo. Pang-party vibe naman na ano, new school na. Ngayon nga lang, first time ko lang rin mag-chorus sa kantang to eh. Sa sobrang iba rin yung repeat impact sa akin nito nung kakasend pa lang sa akin. Halos soundtripping ko siya talaga lagi habang nagda-drive ako. Sige, hingi lang rin po pala ako tubig. Walang makinga na tubig. Thanks po. Nung ginagawa ko yung kantang to, parang wala talaga akong gustong iparating na meaning or ano. Pero dati ko pa talaga gusto gumawa ng ganun. Pero nung nagkaroon ako ng sariling studio sa spot ko, doon ako nakapag-eksperimento ng iba-ibang tono. Kasi first time ko lang din matuto mag-record ng sarili ko. Tapos natuto rin ako kung paano gumamit ng autotune. Wala akong mood na parang kailangan meron tong, mayroon sila kapulutan na aral o ano man. Pero kung meron bang inspiration yung song na to? Meron naman kasi sa totoo lang ako madalas lang rin ako maaya ng mga tropa sa mga lalo sa mga ganap na ano. Ako rin, minsan ako rin eh. Pag walang trip, tara, ano tayo? Lifestyle tayo ng sagad. Tapos minsan, ganun yung mga nangyayari sa kanta eh. Parang young life lang. Kasi sa edad ko, parang hindi ko pa rin nakikita yung sarili ko na masyadong mag-preach eh. Kasi parang dating nun sa tao, parang ito lang talaga yung nangyayari sa akin sa ngayon eh. Tsaka first time ko lang rin mag-chorus kasi sa kantang to. Kasi nagustuhan ko rin talaga yung verse. Kaya sabi ko, hanggat maaari, gusto ko ako muna. Kasi gumawa rin ng chorus yung uncle ko para dito, pero sabi ko, tatry ko nang ako muna maglalagay. Pero sabi niya, sige, nagustuhan niya rin kasi nagawa ko eh. Kaya, ayun, sobrang solid din naman yung kinalabasan na. Sobrang nagustuhan ko rin siya. Nasulat ko to nung pandemic pa. Nung sinusulat ko to, tinry ko lang siya gawin sa BandLab na app. Kasi doon pwede ka maglagay ng beat from YouTube. Tapos lalagyan mo siya ng rap. Kasi sobrang inspired ko rin sa mga bagong sinasound trip namin eh. Ganun din kasi ako eh, pag may gusto kong vibe na ma-adapt. Minsan, pag ginagawa ko yung version ko, natutuwa ako eh. Parang ganun, ibang feeling din yung ganun. Yung parang iba-iba rin yung tama sa akin pag sobrang na-hype ako sa nagagawa kong music. Totoo lang, sobrang gusto, sobrang ibang ngayon pag sinasoundtrip ko to, man, parang hindi ako makapaniwala ako to kasi sobrang galing din mag-mix ni Kuya Clamsy, putya. Nung inayos niya yung melody, yung minelody niya kasi wala talaga sa tono yung iba ron eh. Tapos minix niya na, sabi ko parang hindi na ako yan ha, parang sobrang solid lang din. Kaya yung second verse eh, pinakaborito ko talaga yung second verse eh. Ano ba yung, ayun, yung bandang baldag ako ah. Bloopers yun ah. Ay kasi sobrang ano yung gandami magagandang linjing. Yung gagalingan niya pa sumayaw para sa gang. Mga ganun lang po tayo. Matulid eh. Solid man. Sa kanya lang basta mayamat na kaya dalhin. May bayad o wala, gusto niya ako pasayahin. Pag umigot pa ringin ko sa balakang niya siya kapdet. Mas gagalingan niya pa sumayaw para sa gang. Yeah. Nung sinusulat ko naman yung second verse na ito, gusto ko lang rin siya maging balance eh. Kaya parang nagbanggit din ako ng mga struggle ko. Kasi kumbaga kung saan talaga ako nang galing, man. Kumbaga sobrang struggle talaga. Kumbaga maski yung nakita ko rin, maski sa magulang ko yung AirPods ko, sinasama niya ako sa trabaho niya eh. Sa tumutugtog musician din kasi AirPods ko eh. Nakita ko parang pagod din siya, pero alam mo yun. Hindi rin ako makapaniwala na ito na yung nangyayari sa amin ngayon. Sa parang music din kami, lalo nakaka-inspire din yung mga nangyayari sa mga tropa ngayon sa Young God. Habang sa sarili lang kung saan ako nakadepende, ang hirap maniwalang dito ako nakarating. Sa daming pinakita sa akin sa edad na 20, nang karanasan lang sa puso ko na palamig. Tapos, ayun, yung next part naman nun, doon ko na rin binanggit na bumawi ako sa second part niya na nasa party scene uli siya na parang meron siyang chicks doon na, alam mo yun, parang ako kasi habang sinusulat ko to parang nabivisualize ko na yung music video yun, parang naiisip ko na yung parang pwede to may ganto ah, parang may mga gantong eksena. Kaya parang habang sinusulat ko siya nakikita ko na yung as MV habang sinusulat ko siya. Kaya halata ko nasanay siya umamat, ramdam ko siya sa realidad niyang tinatakasan. Ang sabi niya sa ano ba yun? Hirap pag walang tugtog ah, okay lang ba pagpatugtugin na natin? Sabayan ko na yung part na yun, te. Halata man nasanay siya umamat, ramdam ko siya sa realidad niyang tinatakasan. Ang sabi niya sa akin, di ka para sa kalsada. Halata man pinalaki ka ng gangsta. Yo, maraming salamat sa mga tropang nakinig ng tricks. Ako nga po pala si Shanty Dope.
ng Young God at Universal Records. Mapapakinggan nyo na ang Trick sa iba't ibang digital platforms, sa Spotify, iTunes, under Universal Records. Isa yan sa pinakapaborito kong kanta. Lyric video pa lang, nasa malapit na mag 1 million. Maraming salamat sa mga tropang sumuporta. Yun, para nyo yung lyric video niya sa YouTube. Iba rin, sobrang iba din yung repeat impact sa akin yan. Yeah, maraming salamat.